istorya lang to. Nasa isang remote area siya. Tapos mayroong isang Sigma na salesman katulad ko. Nasiraan dun sa area niya. So, hindi nila alam pareho na mag-frag sila. Hanggang sa tinulungan niyang gawin yung sasakyan. Konting salo-salo. Coffee siguro yun, or sand, or soft drinks. Alam mo naman sa bar yun. Tapos nagkaalaman sila sa mga roots nila. And then, they found out, Sigman si salesman, Sigman din si Tumulong. Naging mas komportable si Tumulong. Brad, tinulungan mo ako, pinatulog mo ako dahil ba Pi Sigma ako? Sabi ng Tumulong. Sabi ng Tumulong. Hindi, kasi Pi Sigma ako. Wow! Yan ang tama. Tunay na pag-aaral, di lamang sa sinitaranan. Dapat din natin pag-aralan ang ating kapaligiran. Upang malaman kalagayan ng ating lipunan. Pagdating ko ay kailangan upang makapaglingkod sa Sambayanan. Nagsimula ito sa Universidad ng Pilipinas noong 1972. Ang kapatiran is mailalim ng maraming pagsubok. Mga pagsubok na lalo pang nagpaiting sa mga pinuno na isabuhay ang dalawang prinsipyo ng kapatiran. Ito ang nagsilbing haligi sa malawakang pagdami ng mga kapatid sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Noong ika-apat na pong anibersaryo ng kapatiran, pagkatapos ng mahaba at masusing pagninilay-nilay, napagkaisahan ng mga pinuno ng kapatiran na panahon na upang mas mapalalim ang kahulugan ng pagiging kapatid sa Pi Sigma. Mula sa lubos at walang takot at walang alinlangang pagsisilbi ng maraming kapatid sa Sambayanan at sa pagiging magaling at dalubhasa sa iba't ibang larangan. Itinatag ang Pi Sigma noong 1972, isang buwan bago ang dating Presidente Ferdinand Marcos ay nagdeklara ng batas militar sa Pilipinas. Masasabing napakainit ng mga panahon iyon. Panahon ng kaba, takot, at kawalan ng seguridad sa inaharap. Panahon din yon ng mga kabayanihan, ng mga kabataang magmamahal sa bahay. Yan ay nag-umpisa ng may nanguna sa naggrupo. Hindi ako yung nangunguna yung nagtayo ng fraternity. Merong isang senior dyan at siya yung gumawa ng constitution na ni-recruit. Nag-usap-usap kami na sa isang kwarto sa Molave ay dun magpasisimulan ang isang kapatiran. Na ang kapatiran na ito ay hindi basta kapatiran. Hindi ito basta fraternity na nalalaman natin na yung Greek letter word na definition na nagmula sa Amerika na yan ay isa lamang samahan ng mga lalaki sa universidad at para silang elite group, di ba? Na meron talagang meaning yung fraternity na yan as brotherhood. Usually brotherhood lang yung fraternity. Ngunit ang fraternity yung tinayo nito ay hindi lang fraternity basta. Hindi lang brotherhood. Ito ay mayroong pumaloob na isang idealism na tinatawag nating Paragon of Scholarship at pumasok din yung service to the people. Originally, 12. Kasi sila naman talaga yung kasama namin na nagtatag. But they voluntarily chose to for several individual reasons. May nag-abroad. Merong naglilo talaga sa ilang bagay. So nag-resign sila naman amicably. So ang naiwan yung 8. Kasi kami, ordinaryong estudyante rin kami. Hirap yung masasabi, hindi mayaman. Samantala yung mga established frats, mga anak na sila o apo ng mga dati mga gobernador na malalaking tao, so-called.
mga judge, mga justices, mga ratay nila. Ang napansin namin, yung, although marami rin progressive frats noon, yung old frats were more reactionary or walang pakialam, no? More supportive pa nga sila sa status quo. No? Kasi siguro, yun ang nagpayaman sa kanila, sustain ng kayamanan nila. Yung mga justice, yung mga congressman, governor, reform marshal, oh, politiko, krapo, as we call them now. So kami, naging challenge yun. Hindi mo kailangan maging anak ng sayon ng isang milyonaryo sa Central Luzon, sa Mindanao, politiko, anak ka ng opo, para maging matinong platman. At tayo naman, we just push for social change. Hindi naman tayo mga insurgents, sabi nga sa pelikulang na yun. Okay, going back again to the start of this fraternity. Just to tell you the composition of the founders. Wala na si Rudyard noon kasi nag-martial law and they left. Composition of the founders. The reality is this. There were three sophomores, si Oka, si BR, si Dot. And none of them were activists. Okay. There were five freshmen. Uunahin ko yung mga hindi aktivista, si Emil Aguinaldo, si Frank Gomez. That's already five of the founders. Tatlo na lang na mga aktivista at that time. And they were not even full-time, they were just in and out. Si Sambi, si Noel David, and me. So, three out of eight, how can that be a mass NTF or whatever underground organization when the majority of the founders were not even members of any student or of any leftist organization? Kaya ang daming mga misconceptions. You cannot touch the two principles without first becoming a brother. It's a feudal thing. And it's, but that is the fraternity. But when you live your life as a now a member of the fraternity, as a brother, that's when you change your life. That's when you, right. But before you can ever touch the principles, you're first a neophyte. Before you become a member, you have to, before you, after being a neophyte, you have to be, you have to go through the final rites, the rite of the paddle. This, asan ang paglingkuran ng Sambayanan ng hindi at halos mamatay-matay ka na? I mean, isn't that weird na, I mean, bakit mo makakalimutan ang rites and traditions when that's the very first thing that you did? Without those, you're nothing. You're not a member, you are not a Pi Sigma by any stretch. Diba? It's just a matter of going back to basics. There is one thing that all of the members at that period of time, 14 lang kami. Isipin mo, libo-libo na ngayon, we were 14. Ang unang chapter ng fraternity ay nabuo through my efforts, the Fiati chapter. In 1975, nagbakasyon ako sa amin sa Isabela, nakita ko yung mga barkada ko ng high school, nirecruit ko sila. So, the first fraternity chapter was formed. Kasama din ako sa ibang chapters pa na binuo. Si Steve ang nag-spearhead ng formation ng, I think, the second chapter after Fiati, yung Bicol. Pumunta kami sa Bicol, nakipag-usap sa mga estudyante sa Bicol University, sa Aquinas, sa Ateneo de Naga, at doon nabuo yung chapter ng Bicol. Ganun din ang nangyari sa mga brads na na-recruit namin sa Pangasinan. Ang naging daan naman doon ay itong isang brad na si Buds. Mga classmates din niya nung high school. So,
I was happy dahil nakakatulong eh. Yun yung nakita kong ano eh, fulfillment. Yung lumaki yung frat. Si Nelson Humilia, si Lito Parcon, si Leo Ladera, and Eddie Tugunon. Na-recruit ko ito December noon ng 1978. And from then, dumami ang Sigman dito sa Coronadal. So until na pati na ang Deltans na nakapag-recruit na din kami, year 1979 din. Brad Jerome brought Pi Sigma sa Davao. Other brads brought Pi Sigma sa Tacorong and Cotabato. So meaning from Marbel, kumalat ang Pi Sigma. Dito nag-umpisa rin ang recruitment ng Pi Sigma sa MSU. Taong 1985-86. Ang kapatirang Pi Sigma po nung unang panahon, halos lahat ng eskwela and schools dito sa Davao, universities and colleges, including high schools, ang nagkaroon tayo ng mga chapters doon, mga kapatid. No? Pati sa student council, meron tayo mga kapatid. Publication, meron tayo mga kapatid. So, ganun kaaktibo yung mga kapatirang Pi Sigma at Pi Sigma Delta noong kapanahon ng dekada 80. Nabuo yung Bicol dahil nga si Stephen David, yung founders, kasi Bicolano siya. Nag-aaral siya sa UP. Nung umuwi siya dito sa ano, sa Albay, yun, na-recruit niya yung walo, yung pioneer. Kami yung unang-unang batch ng Bicol University. Bali lima kami na talagang magkakabarkada na nag-put up kami ng isang frat. That time, tumatambay kami dun sa tinatawag nilang prutas ha, kasi tindahan ng mga prutas yun eh. That time, nandun si Mike Magallanes, yun nga, kasi naging relasyon ng kapatid ko, hindi nakita niya ako. Baka gusto mong sumali sa Pi Sigma. Sabi ko, meron kami pinutap na prat, kasi kaputukan nung araw, nung panahon na yun, yung mga prat. SR, karamihan dito, kaputukan ng prat ko eh. Nandun yung mga every corner ng mga streets may mga frat na tumatama. Yan sabi ko, subukan ko sabi ko. Inaya ko ngayon itong mga kaklase ko, mga batata na nagpunta ng frat. Sabi niya, kasi gumagawa na tayo ng frat parang hindi maganda. Subukan natin ito. Kasi sabi nila, galing UP ito. Yun lang naman yung mga pinabanggit muna nung una. So nagtanong-tanong ako, pagpunta ko doon sa second floor, sabi sa akin ng mga taas, second floor, Republic. Ayun pala, nandun yung pugad ng madaming fraternities. Mga progresibong organization yung mga nato. Pag punta ko sa Tambayan, nawala kasi sa akin yung pangalang Pi Sigma. Natandaan ko lang ng Pi Sigma Delta. Kaya paglapit ko sa Tambayan, dito ko ba yung Tambayan ng Pi Sigma Delta? Nagulat yung mga bagong muka. Bakit? Yun yung unang tanong. Siyempre, medyo na-pala ko dahil kala ko yun ang pangalan ng fraternity. Sabi ko, gusto ko kong sumali sa Pi Sigma Delta. Bigla sila nagtawanan. So, unang reaction ko, tumalikod na ako dahil mukhang hindi ako welcome. Dahil sa pagtatanong na gano'n. So, eventually, hinabol ako. Sabi niya, all, mali kasi eh, ang Pi Sigma Delta para sa mga babae. Eh, pasensya na po kayo kasi natandaan ko ang bilin sa akin ang pinsan ko. Sino bang pinsan mo? Si Amel Casanova. Okay, sige. Batanggenyo ka din. Nung umuwi kami sa Batangas, ilan kami noon, no? Na Batanggenyo, na Pi Sigma, na nabenta. Ang dami namin. Umuwi kami sa Batangas, itinayong namin yung community chapter. Buhay na buhay. Malakas. Ang sabi kasi sa amin noon, ang Pi Sigma nasa UP system. Lahat ng mga satellite campuses may Pi Sigma. Unfortunately, pagpunta ko ng UP San Fernando, hinahanap ko sila, wala. Eh, itong mga ibang grupo, nagre-recruit. Pag hindi ako nag-recruit nito, sabi ko nga nun, mayayari ako. Sabi ko, nag-recruit ako. At tatlong kinausap kong naging founder nun, si Henner Mendoza, na nasa Chicago na ngayon. Si Lindon Mercado, hindi ko alam kung nasan si Lindon, pero taga San Simon siya.
at saka si Alexander Anisete pumasok sa PMA after UP San Fernando. So silang tatlo ang initial na naging founder doon. Nung high school pa lang nakuha na namin eh. Unang batch namin is 30 plus, no? Sumunod kaya walang ganong orientation dahil kami wala rin ganong orientation. Yung initiation, yung iba nga, nagtatago. Tapos nung lately na lang. So ito yung naging... Kasi ano? Ugat. After nung 30, sumunod na naman na gano'n naman. And then, nababalitaan nung ko, anong sa ibang school, may mga kaibigan kami, Holy Angel, nakapag-record kami. RCC, tatlong schools. Doon pa lang sa high school kami, doon sa third year hanggang fourth year, halos lumawak na, although sa high school. Nung mag-college pa lang kami, doon nagkaroon sa ng senior ng college. December 1977, bakasyon yun. Usually kasi pag December ganyan, magkita-kita kami ng barkada. Tawag break. Snacks ang tawag sa barkadahan namin nila, Ramsey. Nung bakasyon na yun, nag-invite siya na sumali kami sa frat niya sa UP Diliman. Kaya nung mga panahon na yun, nightly, imbis na mag-inuman kami, nakikinig kami sa kung ano yung sinasabi niyang frat. Ang impression ko noon, isang big time na frat, ang Pi Sigma. Kasi ang dami nila na pumunta sa yakal, sa aking kwarto, kinausap ako. Tapos binigyan ako ng application form na ano pa yun folder na embossed pa yung seal ng frat. Probinsyano ako eh, galing ako ng probinsya, walang kamalay-malay sa mga pinag-alay. Nakumbinsin nila ako. Yun pala, yung bilang ng mga brands na pumunta sa akin para makumbinsin ako, yun na pala yun. So, pang ano, maximum na pala yun. Kaya nung natapos yung finals ko, sabi ko, nasana yung ibang brads, sabi ko. Siyempre tapos na ako, brad na ako nung inakbayan ako. Hindi ko na matanda kung sino makbay sa akin, yung sabi sa akin. Tayo na yung brad. Kaya gano'n, kami-kami lang. So nakikita ng mga parent, kaya na-encourage namin sila na. Kasi yun yung target namin eh, para hindi kami mahirapan mag-recruit. Kasi napakahirap. Yung panahon na yun, marami na mamata sa icing eh. Tapos kami, nung nakita nilang gano'n, so yun yung point na diskarte namin para mawala sa isipan ng magulang na okay papasok dyan kasi gano'n. So, sila na mismo. Diba pag mag-recruit ka ng yung recruitment ng Kwan, fraternity, nahirapan, diba? Kami hindi kami nahirapan. Magulang mismo nang sabi sa amin na kunin yung anak namin para sumali sa iyo. School pala ako, pinuntaan na ako ng isang brat sa eskwelahan namin. Kasama ko siya sa high school. Nauna ng 1 year. Pagdating doon, bigay sa akin ng application form. Wala akong idea kung kailan. Pero binigyan ako ng application form. Pinilapang ko, siya na ang bahalang nag-submit. Palagay ko siya na rin nagbayad. Kasi hindi kami nag-usap ng pera. Just the application form. Ano yun, mga crossroads ng buhay yun eh. We do know kung magkano ang subsidy namin sa TCT. TCT pa lang nun eh. Para maging, para isang SEM makapagbayad ka sa halagang 300. Pero kung titignan mo, what is 300? 1986. Pero alam niyo ba magkano ang subsidy namin yun? Yung 300 pesos pa lang ay isang semestre na. 1.5 kada estudyante ang subsidy ng mga taxpayers. Diba? Para maging estudyante ka. Kaya nung mag-recruit kami noon, andali. Anong ginagawa natin sa mga, di ba, ibinibigay ng Sambayanan? Maging estudyante ka ng TCT, akala mo, hindi ka scholar dahil, di ba, yung literal na dapat scholar ka. The fact na nandito ka, scholar ka. And then, anong ibinabalik mo sa Sambayanan? Andali yung sabihin. Pero namimili kami noon. Hindi naman porque paisig ko. Pero yan, eh. Maraming may prinsipyo, maraming yumayakap sa prinsipyo. Pero dahil kasi kami, nag-blood compact kami, itong pito plus me, walo, walang kakalas. Kasi nagpaisig tayo eh. Kasi sa frat,
meron kang pwedeng ipanghawakan eh. Madi-DA ang pumala sa pinag-usapan natin at pinagkaisang desisyon. For 2 years, hanggat hindi na papalakas yung ganito, walang alis. Dito muna tayo. Pero nakita yung kakayahan kung gaano katinding mag-recruit, kung gaano katitindi itong mga pito na mga mass leaders to. Hindi simpleng mga ano, mga scholar nga, may mga nag-full-time na nga dyan. Kaya nung prom range ng June, di ba? Tapos September 14, 1988, more than 80 plus ang Pi Sigma Fraternity. Tapos naitayo, merong 8 Pi Sigma Delta na nag-found, di ba? Na siyempre, ibinunga to ng mga local din. And then the rest history, yung mga pinaano natin diyan, pinasigla natin yung mga dating walang ganon, simpleng symposium, forum, di ba? Mga debate, etc., yung mga political issues, lumawig yan. Pi Sigma was my family in UP. Pi Sigma continues to be my family even now. So, para bang so kung ang isang kabataan ay naghahanap ng kahulugan sa buhay at ito yung pagsasama namin sa Pi Sigma ay hindi lamang isang samahan, kundi isang samahan na may kabuluhan. May kasaysayan ng paglilingkod, may kasaysayan ng prinsipyo, hindi lang rumble ito, although paminsan-minsan nangyayari yan, pero ang Pi Sigma ay nadidefine sa service, hindi sa violence, hindi sa karahasan. Natutuwa ako kasi karamihan ng mga brads at sisters, pinangahawakan yung prinsipyo na yun. Paglilingkod sa Sambayanan sa iba-ibang paraan at yung Paragon of Scholarship, yung pagiging magaling sa pag-aaral, sa bukasyon mo, sa karir mo, at kung hindi ka man nakatapos, pagiging magaling dun sa trabaho ang ginagawa mo. Pagkakaintindi ka naman sa paglilingkod ng Sambayanan naman, it doesn't necessarily mean na naglarali ka. May other side din eh, yung mga natatandaan ko nun is yung kapanahon ng pinatubo na nag-o-organize kami ng mga medical mission. So yung mga brads and sisters sa mga iba-ibang school, kinokontakt, tapos nagmo-mobilize kami. Pupunta kami sa mga affected areas ng pinatubo noon eh. Tapos, yung feeling ba na nakapag-serve ka sa mga kapwa mo, kahit na gaano ka kapagod, very satisfying ba? Hindi siya nag-exist para i-serve yung fraternity o yung mga individual members. Kung hindi, malinaw na yung fraternity at yung brotherhood ay para magsilbi sa Sambayanan. Malinaw yung ganun. Hindi rin limited yung forma ng pagsilbi. May mga kapatid na aktivista, yun yung paraan nila ng pagsilbi. Yung simpleng pagtulong sa kapwa. Yung pagtaguyod ng good governance. Yun yung mga iba't ibang forma ng paglilingkod sa Hindi pa nga masyadong makinis o refine ang mga pagre-recruit, pati pagtuturo sa mga neophyte. Pero lumaki ng lumaki. Dahil siguro ang mga Pi Sigman, deep in their heart, they want change. And also to have a quality of life. Kasi nag-member ako sa frat bilang estudante. Alam ko naman na pag-aktivista ko, pwede kong mamatay anytime. Pwede kong mag-join sa armed group because of my higher ideological situation. Pero kung hindi ka umabot sa ganon, ideolohiya mo, pwede ka kasing simple ka lang na mamamayan, naging abogado ka, naging doktor, naging teacher, na patuloy pa rin paglilingkod. Ganon. Ang potential ng frat from 8, lumaki ng lumaki, more than 10,000 na kami ngayon. Ang frat, no? All over the Philippines. So, nagmalinaw, no? Yung pagiging pagmamahal sa bayan. Kasi pagdating ko, ang constant lang dyan, merong focus mo nga. Sumuhubarin ko. Ang constant dyan, yung Laurel. 8. Because there were 8 founders. So, bawat seal na gagawin, meron pang ang seal na parang kay Jesucristo eh. Na may paganyan, may umbok dito, tapos may laurel,
May Pi Sigma Fraternity, dami-dami, dami-dami. At time, sa folder, nakalagay yan. Renewing, siyempre, naghahanap ka ng paano mo isi-symbolize itong mga gusto natin. So, we had two things from then and until now. We have two things. Paragon of Scholarship. So, it's something that is ideal, di ba? Gusto mong makamit, gusto mong abutin. Yun ang lagi mong hinahabol. And paglingkuran ng Sambayanan. Yun ang lagi mong ginugustong gawin. Yun ang actually ginagawa mo. Nung araw, nung atmosphere nung araw, hindi ganun. Ang atmosphere nung araw, nakikipagpuan kami, nakikipagtunggali kami sa mga pulis. Yung mga water cannons, andun yung commitment. Andun talaga yun nung araw. Binago nga ng Pi Sigma yung buhay. Pag naintindihan mo yung prinsipyo ng Pi Sigma, ng kapatiran, nandiyan na yan sa puso mo. Hindi na yan maalis yan. Nabalance yung existence ko sa UP. Na instead na stressful yung life ko, naging enjoyable dahil sa fraternity. Kung titingnan mo ngayon yung standing mo sa buhay, ito yung nagiging pinaka-basihan. Kung ba't nagsusurvive ka ngayon? Pumasok ako ng Pi Sigma ng first year college, hanggang ngayon, Pi Sigma pa rin ako. Masaya Pi Sigma. I'm very proud that I have been blessed to do the things that I could do. This is a fraternity with so much meaning and so much relevance na regardless of the generation you are in, regardless of the circumstance of your life, this is a fraternity that gives meaning to your life. So ngayon ang pagiging Pi Sigma, isang ganap doktor at espesyalista sa neurology, mas lalo ko nang nagagrasp ang aking kakayahan para makatulong sa lipunan. Malaki ang naiambag sa akin ng kapatiran para piliin ang landas na ito. Malaki ang pananagutan ko sa ating mamamayan, malaki ang pananagutan ko sa ating bansa. At naniniwala ako na sa pagiging isang abogado ng karapatang pantao ay patuloy ko ba't may sa buhay ang naiambag sa akin ng kapatiran. Kung titingnan natin doon sa ating ritual, maaarinig lagi natin na para sa mga kasama at mga magiging kapatid. Ang mga kasamang yun ay maging sa loob ng pamantasan at maging sa labas ng pamantasan. Kaya nga ito yung isa sa nagsimula na, may mga kasama na tatay sa labas, bakit hindi natin mas palawakin ang kasapian ng kapatiran para maging tuluyang pambansang kapatiran. So, battle cry namin sa mga susunod na dekada, hindi lang isang dekada, ito ay 2-3 dekadang proyekto at pagkilos. Pagsisilbi, serve the people, pagiging leader o pagiging pinuno, at pagiging sigman. Pag ikaw ay nagsisilbi at ikaw ay sigman, automatically gusto naming malaman ng mga tao na maasahan mo ang pinuno to. Serve the people, be a leader, be a sigman. So yung nakita namin na kailangan idagdag pa sa 2 halige, yung service to the people at Paragon of Scholarship, na nakabuo nga, nakatali doon yung kapatiran, ay yung pagiging leader na nagmamahal sa bayan. Yun yung totoong makabayan. Hindi siya yung leftist na makabayan o rightist na makabayan. Ito yung simpleng tao, simpleng pinuno na may pagmamahal sa bansa. Makikita mo yan sa mga kapatid namin kahit na nag-a-abroad, bumabalik para magsilbi. At ang huli, ang pagiging principal leader. Hanggang ngayon, kaya tumutulong ako sa mga tao dahil yun nga, dahil sa Pi Sigma. Dahil Pi Sigma ako. Tunay na pag-aaral, di lamang sa silid-aralan. Dapat din natin pag-aralan ang ating kapaligiran upang malaman kalagayan ng ating lipunan. Pagdating ko ay kailangan upang magpaglingkod sa Sambayanan. Ang tunay na kapatiran, di
lamang pagsasamahan. Dapat ito'y mayroong layunin, makabuluhan. Ang layunin makabayan ay dapat pinaglalaban. Ang tunay na kapatiran ay naglilingkod sa Sambayanan.